kasama ng bayan mo. Viva ko, Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay. Ika na ang Panginoon. Ang sino mang manalig sa akin ay mabuhay kailanman. Viva ko, Jesus Nazareno. Awit at papuri alay namin sa'yo. Hinding ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva ko, Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Siya ang ating muling pagkabuhay, pag-asa at lakas. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa paglukluk mo kay Kristo sa iyong kanan at sa pagdudulot ng Espiritu Santo ng kaliwanagan. Ipagalaw mong sa pagsasalo namin sa iyong bigay, ang aming katapatan ay lalong madagdagan at kami sumapit sa kapupunan ng pananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at Berenice upang bumati kay Festo. Nang magtagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya, na ako'y nasa Jerusalem. Isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hiningin parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal na hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataon makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila,
Siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay isang tungkol sa kanilang reliyon at isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko sa bagay na ito. Kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya lilitisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasyan sa kanyang usapin. Kaya pinagbantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, may luklukan, matatag sa kalangitan. Panginoon, may luklukang matatag sa kalangitan. Panginoon, papurihin, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginoon, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin mo'y hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginoon, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan, mula doon sa nilikhay, maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Panginoon, may luklukang matatag sa kalangitan. Magsitayo na po ang lahat. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling nagpakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus,
pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, nung kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalin ka kung saan mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na naisumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tayo'y nasa huling mga araw na po ng panahon ng muling pagkabuhay. 50 araw na pagdiriwang sa muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. At sana'y maalala natin ang kahalagahan. Ang kanyang muling pagkabuhay ay tanda rin na muli tayong mabubuhay. Nung Linggo, umakyat siya sa langit, bumalik siya sa Ama upang ipaalala sa atin ang tunay nating tahanan at hantungan ay ang langit. Hindi dito sa lupa, sa langit, sa Diyos, sapagkat nanggaling tayo sa Diyos at sana bumalik tayo sa Diyos. Kaya nga't ito'y paalala na ang paglalakbay natin dito sa lupa, papuntang langit. Kaya't narito tayo, narito kayo, nagdedebosyon tayo, nagpapakita tayo kay Jesus, at ibig nating makita si Jesus, sapagkat sa langit, hindi nyo na kailangan dumayo, hindi lang tuwing Biyernes o Linggo, habang buhay, buong buhay, makakapiling natin si Jesus Nazareno. Makakasama natin siya. Kaya't ito ang ating ipagdasal na ang muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno ay magpaalala sa ating muling pagkabuhay. Hindi natatapos ang lahat sa kamatayan. Hindi hanggang dito lang sa lupa ang lahat. Ang tunay na nananalig kay Jesus Nazareno, alam niya, may langit. Magtatagumpay ang Diyos. Magtatagumpay ang kabutihan at katotohanan ng Diyos. Ang mga nananalig, umaasa na makakapiling nila si Jesus Nazareno, kaya tayo nagdedebosyon dahil gusto nating sabihin sa Kanya, gusto po namin habang buhay, makapiling kayo sa langit. Ang gustong pumunta sa langit, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Ngunit alam natin, hindi ganong kadali pumunta sa langit.
sapagkat may kanya-kanya tayong kahinaan, kasalanan, kakulangan. Kaya nga't napakaganda, pinalala sa atin ang kwento ni Pedro, ang una nating Santo Papa, ang pinuno ng mga alagad, si Pedro na napakagaling magsalita. Anong sabi ni Pedro? Panginoon, ano man ang mangyari, walang iwanan. Kung kukunin ka nila, ako muna ang kukunin nila. Over my dead body. Panginoong Jesus, ano man ang mangyari, akong bahala sa iyo. Pero alam natin, kung gaano kabilis sabihin ni Pedro ang mga salitang ito, ganun din kabilis kinain niya ang kanyang mga salita. Dahil itinatwa niya, hindi lang isang beses, kundi tatlong beses si Jesus sa Sareno. Sabi ko nga po, lahat tayo papuntang langit. Pero alam natin, ang hirap, maraming tukso, maraming pagsubok. Baka para tayo si Pedro, pag nandito tayo sa loob ng simbahan, taas ang kamay, talagang nananalig. Pong Nazareno, kami iyong iyo. Pero paglabas natin, nandiyan na ang tukso. Mamaya pagkatapos magsimba, matutukso ka ng magsinungaling. Matutukso na kang magalit. Matutukso ka ng mandaya. Ganon pa rin ba? Tasabihin pa rin natin, Pong Jesus sa Sareno, ako'y iyong iyo. Hanggang saan ba tayo? Opo, lahat tayo may kahinaan. Kaya mabuti na lang. Si Pedro, kahit na muling nabuhay si Jesus sa Sareno, masama ang loob. Buti na lang, alam niya nagkamali siya. Kaya nga't umuwi na siya sa kanila, nangingisda na lang. Siguro, hiyang-hiya na siya. Kahit sa mga alagad siguro, siguro tinutuya siya, di ba, mga alagad. Ikaw pa man din ang pinuno namin. Ikaw ang unang kumalas. Ikaw ang nagsabing, iaalay mo ang buhay mo kay Jesus Sareno. Mabilis pa sa alas 4. Kumaripas ka na ng takbo. Hinang-hina sa Pedro dahil tandang-tanda pa niya ang kanyang pagkakamali. Tandang-tanda pa niya ang kanyang kahinaan. Minsan, yun ang nagpapabigat sa buhay natin. Pero nung nakita sila ni Jesus sa Sareno, anong bungad sa kanya ni Jesus sa Sareno? Si Jesus sa Sareno, ang tandang-tanda pa niya, hindi yung kasalanan ni Pedro. Ang tandang-tanda pa niya, yung pag-ibig ni Pedro. Buti na lang, ibang-iba si Jesus sa Sareno. Kung tayo yun siguro, di ba? Pag may nakita ka, o yung utang mo. O, yung atraso mo. O, yung mga pagkakamali mo. Minsan, yun ang isinusumbat agad natin. Yun ang tandang-tanda natin. Hindi natin makakalimutan mga atraso, mga kahinaan, mga kapintasan. Pero iba si Jesus sa Sareno, ang naaalala niya. Kaya ang tanong niya kay Pedro, hindi niya tanong kay Pedro, Pedro, bakit mo ako pinagkanulo? Pedro, bakit ka duwag? Anong tanong ni Jesus sa Sareno? Pedro, iniibig mo ba ako? Alam mong bagay, ipinapaalala niya kay Pedro, Pedro, alam kong mahina ka, pero di ba mahal mo ako? Yun ang gusto niyang ipaalala kay Pedro para muli ring mabuhay si Pedro, para makapagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Ang Pong Nazareno, ang tinatandaan niya, hindi ang pagkakamali, kung hindi ang pag-ibig para sa kanya. Ito rin po ang magandang paalala sa atin, mga kapatid. Baka ang lagi nating tinatandaan, pagkakamali. Pagkakamali ng ibang tao at pagkakamali din natin. Kaya iba sa atin ayaw na magbago.
Dahil sabihin nila, wala na akong pag-asa, ganito talaga ako eh. Barumbado ako eh. Makasalanan ako. Siguro nga kung tatandaan natin lagi yung ating kamalian, yung ating galing, katulad ni Pedro, walang mangyayari sa atin. Pero kung tatandaan natin ang pag-ibig ng Diyos, bagamat mahina tayo, makababangon pa rin tayo at makapagpapatuloy. Kaya't ito yung ipagdasal natin. Lagi nating maalala ang pag-ibig. Mamaya, sabi ko nga po, matutukso kayo. Mamaya, merong mga hahamon sa inyo. Tandaan mo ang pag-ibig ng Pong Nazareno para manatili kang malakas laban sa tukso. Para manatili kang tapat. Tandaan mo yung pag-ibig. Sa asawa, di ba ganun din? Pag mag-isa ka, magkalayo ka mag-asawa, tandaan mo yung pag-ibig mo sa asawa mo. Tandaan mo yung pag-ibig ng asawa mo. May iwasan mo yung magtaksil o gumawa pa ng kung anong kalokohan. Tandaan mo yung pag-ibig mo sa anak mo. Dahil pag natandaan mo yan, mas maaalala mo responsibilidad mo. Hindi mo na sasayangin ang pera sa sugal, sa bisyo, o kung saan-saan man. Tandaan mo yung pag-ibig sa bayan mo. Pag natandaan daw natin pag-ibig sa bayan natin, hindi natin ibebenta yung boto natin. Hindi tayo pipili ng mga tiwali. Tandaan natin ang pag-ibig. Ito raw ang susi sa muling pagkabuhay. Kaya't mga kapatid, sa ating pagdedebosyon sa Pong Jesus Nazareno na muling nabuhay, hilingin natin, tulungan niya tayong matandaan, higit sa lahat, ang kanyang pag-ibig at awa sa atin. Upang sa pagkakataon na tayo'y madapa, tayo'y magkasala, at magkamali, katulad ni Pedro, magkaroon pa rin tayo ng pagkakataong makabangon at makapagpatuloy. Sapagat ang pinangahawakan natin, hindi na ang galing natin, kung hindi ang pag-ibig at awa ng Diyos. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na Pong Jesus Nazareno, narito na naman po kami, iyong mga deboto at alagad. Kami umaasa hindi sa aming galing, sapagkat alam namin katulad ni Pedro, mayroon din kaming kahinaan, pagkakamali at kasalanan. Pero sana po, mas matandaan namin ang iyong awa at pag-ibig upang kami makapagbalik loob, makapagbagong buhay at tunay na makasunod sa inyo. Mahal na Pong Jesus Nazareno, muli kang nabuhay upang bigyan kami ng pag-asa. Kaya't patuloy niyo po kaming samahan sa paglalakbay dito sa lupa, papuntang langit. Mahal na Pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, bunga ng pagkaunawang isinugo tayo sa misyong katulad ng kay San Pedro, hilingin natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya. Ang ating tugon, Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang Santo Papa at lahat ng may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga mag-asawa, naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama
Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan, ang mga makasalanan, naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan, ang mga may sakit at nababagabag, naway makaranas ng presensya ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga pagdurusa at paghihirap. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan, ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makatanggap ng liwanag, kaligayahan at kapanatagan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang iligtas ang mundo sa pamamagitan ng gawain ng iyong simbahan. Palakasin nawa ang aming loob ng halimbawa ni San Pedro upang magsikap kami para sa paglaganap ng iyong kaharian sa lupa. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang paghahain ng iyong sambayanan upang pakundangan sa iyong kinalulugdang mga alay ang aming kalooban ay gawing dalisay sa pagdating ng Espiritung Banal, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siyang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga ang lupa, ang dakilang
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yung iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Galang at pag-ibig natin ngayong awitin ang Ama namin.
Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, patawad po. Kung nakakaligtaan namin ang inyong pag-ibig at awa, patawad po kung kami hindi marunong magpatawad, tumulong at magmalasakit sa aming kapwa. Panginoon, linisin niyo po kami. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang Panginoong Jesucristo nating tunay na minamahal at sinusunod. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng liminister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng liminister. Sumunod po tayo. Sanlangit sa daigdig, inabang
Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ni Jesus Nazareno. Ang mang ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at pangbansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga aral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap po na 13,000 EEC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayarang hanggang siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyon, pinansyal, diskwento at mga eskulas, maaari kayong mag-message the Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Pagkatapos ng misa, huwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkadalisay mo sa amin at sa pakikinabang, sa ginanap namin ngayong pagdiriwang, ipagkaloob mong ito'y maging pagsasalo sa patawad at buhay na sa aming kaloob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tulong po ninyo sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa patuloy nating pag-aayos, paglinis at gawain dito sa simbahan, lalo na sa ating Adoration Chapel at Baptistry. Sana po marami pa ang mga deboto ang tumulong. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Ang simbahan ng Quiapo ang isa sa mga unang tumutugon. Kapag may nasusunugan, nasasalanta, at buwan-buwan din po, bukod sa programa natin dito sa parokya, tayo'y tumutulong sa iba't iba pang mga simbahan, mga institusyon, na may mga programa din po para sa mga kapatid nating nangangailangan. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang laging tinatandaan ni Jesus sa Nazareno ay ang ating pag-ibig, hindi ang ating pagkakamali. Lumapit lagi tayo sa kanyang awa upang ating maranasang ang kanyang muling pagkabuhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan
Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba.